So ito mga ka-hamster, papakita ko po sa inyo isa sa pinakamatagal ko ng robo na hanggang ngayon nagbe-breed pa rin. Tapos yung kulungan niya talagang napakatagal na rin. Napakatagal ko na itong ginagamit. Halos ano na to, nasa magtatatlong taon na sa akin itong kulungan na to. Kaya tagpi-tagpi na siya. Ayan, oh, pakita ko sa inyo ha. Eh ito nga pala itong mga to, mga bagong hiwalay ko yan na robo. Na galing siya dito. Ito. Galing siya dito kasi yung parents niya mga anak na naman eh, no. Ayan. Ito yung male, ito yung female. Makita niyo laki na nung tiyan, ayun no. Kaya hiniwalay ko na. Mga anak na naman siya kaya nilagay ko na dun sa sandbat. Ayan, kung makikita niyo, nandoon sila. Tapos ito. Ayan. Halos magkasunod lang sila ng cage siya. Hiniwalay ko na ulit. Iwalay na natin siya. Makita niyo yung beddings. Talagang hindi ko pinapalitan. Hanggat breed sila ng breed. Kasi ang mga robo, di ba, sabi nga rin ng iba na maselan. Na, pero, baliktad naman yung kaselanan na sinasabi ko. Kung nakikita niyo ganyan kadumi, para sa kanila yan, bahay nila yan. Yan, hanggat ganyan yan, nagbe-breed pa rin yan, no? Kita nyo. Napakatanda na itong ano ko na to, robo ko na to. Yan. Kaya ngayon, ililipat na natin sila. Yan. Iwalay na natin yung kanyang mga babies kasi makita mo talagang yung parents niya, ano? Napakatanda na. Yan. Oh, di ba? Ilinisan na natin 'to. Tingnan niyo naman kung gaano kadumi yung ano, yung kanilang kulungan. Halos magpa 5 months kung hindi pinalitan 'yan. Oh. Oh. Roborovski po 'yan. Kung gusto niyo magtuloy-tuloy ang breed ganyan, huwag niyo basta-basta papalitan yung beddings nila kasi may iniiwan silang mga ano diyan, yung parang pinaka ano nila scent. Ayan ha. Kita niyo. Oh. Ganyan. Oh, papalitan po. Kahit ganito yung itsura ng kusot nila. Ayan, eto. Eto po yung itsura ng bedding sila. Ang layo na kulay. Kaya pag madumi na. Ayan, di ba? So, ngayon, ibabalik na lang natin dito yung parents. Ayan. Okay. So, pagkabalik ng parents, syempre, i-ano na natin sila, i-separate na natin yung mga anak nila doon. Oh. Diba? Tapos. Ayan. Ngayon, yun, hahayaan ko muna sila mag-ano dyan sa sandbat para maging magkakakilala sila dahil magkaibang ano yan eh. Magkaiba ng parents. Lahat ng mga ano dyan, head spot, tsaka yung white magkakapatid, tsaka yung mga pale pied natin dyan, magkakapatid yan. Ganyan po ako magtanggal ng mga robo babies natin at magpalit ng kanilang beddings. Hindi ko pinapalitan yung beddings nila ng weekly o monthly. Pinapalitan ko po yun kapag yung talagang sobrang ano na, dumi na, yung talagang hinahalukay na nila. Iba kasi yung dumi na tingin natin sa dumi ng ano nila, kapaligiran. Iba yung paningin ng robo natin. Para sa kanila, malinis pa yun. Kaya yan. So, paano? Sa susunod po ulit,